Monday pala ngayon. At ngayon, kailangan natin magtrabaho para meron tayong matapos. Kasi ako, naniniwala ako sa kasabihan, wala kang mapapala sa tutulog sa tanghali. Kumusta kayo dyan mga tol? So ngayong araw, bibigyan ko kayo ng tip kung paano pahabain yung stock shock nyo na walang extension. Una, kailangan mo munang baklasin yung telescopic mula sa outer tube para matanggal mo yung rod damper. Pero bago yan, ikukwento ko muna kung paano ako nagkaroon ng ganyang idea sa pag-extend at pagtaas ng play ng ating telescopic. So nung pumunta ako sa machine shop para magpagawa ng extension sa aking shop ng Fury, sinabihan ako ng 2 inches na bakal ang idudugtong pero 700 per piece. Tumawad ako, ginawang 600 per piece. So ayan, kumati yung ulo ko kaya nag-research ako sa YouTube, wala akong nahanap. So ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga mekaniko. At nagbigay naman sila ng idea sa mga nagbibuild ng motor na pang trail. Kaya doon ko natuklasan yung pagdugtong sa push rod damper, ng telescopic para tumaas ang play at humaba ang ating mga fork na stock. So yun, paulit-ulit lang guys, kasi apat na fork yung kailangan kong baklasin kasi yung dalawa sira na baluktot, tapos yung dalawa goods pa. So kukunin ko yung apat na rod damper para i-welding at pagdudugtungin. Mamaya ituturo ko yung tutorial paano pagdudugtungin at paano i-welding yung dalawang rod. Pero bago yan, babaklasin ko muna lahat tapos i-grind. So ayun guys, kailangan putulin mo yung dalawang damper sa may fork. So tatanggalin mo lang yung nakadugtong dito, tapos puputulin mo ng ganito, mga 2 inch extension, tapos i-welding. I-welding siya ng ganon para humaba yung play, tapos tumaas yung fork na hindi mo kailangang dugtungan to. So ayun guys, ito lang yung ginawa ko dito sa fork ng Fury. Pinutol ko lang yung damper, dalawang damper to. Tinanggalan ko ng dulo tsaka yung taas para pagdugtungan yung dalawang ganito. Kailangan may apat ka na damper or pwede kang kumuha sa mga XRM, ibang fork para idugtong sa stock damper mo para humaba. Plus 2 inches siya guys. So yun, pagkatapos kong i-welding, kailangan ko na siyang i-grind. O, naging titanium na siya. Kailangan natin siyang i-grind para maging makinis, para hindi siya stuck up dito. Pag ganito na sa makinis, pwede na siguro siyang ilagay. Kaya nalagay ko na sa tube. Tignan nyo pala guys, para hindi nyo makalimutan ilagay yung maliit na spring bago nyo ilagay itong damper. Langis, tapos pwede na. Dagdagan na lang natin yung langis compared sa natural ay sa normal na level. Kasi tumaas na yung kanyang play, mas dagdagan na lang natin yung langis. So red yung kulay nitong langis, hindi siya black.
red pero nagiging black kasi sobrang dami. Used oil.